Nagsisimula ang pelikula sa isang guro na nagngangalang Alexa na umibig sa isa pang guro na nagngangalang Maximilian, isang lalaking interesadong tumingin sa mga bituin sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo. Di nagtagal, nagpakasal sila at buntis si Alexa. Gusto ni Maximilian na pangalanan ang bata na Jupiter, ngunit ayaw ni Alexa ang pangalang iyon dahil sa tingin niya ay kalokohan ito. Habang sila ay mapaglarong nagtatalo sa isa't isa tungkol sa pangalan, isang grupo ng mga magnanakaw ang biglang pumasok sa silid at ninakawan sila. Nang ninanakaw ng mga magnanakaw ang kanyang teleskopyo, nakiusap si Maximilian na iligtas nila ito, ngunit agad siyang pinatay ng mga magnanakaw. Pagkatapos ay agad silang umalis sa lugar pagkatapos magnakaw. Dahil sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, nagpa siya si Alexa na pumunta sa Chicago upang manirahan kasama ang kanyang mga kamag-anak upang magkaroon siya ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Sa kalaunan, ipinanganak ang anak ni Alexa habang nakasakay sila sa isang barko patungo sa Amerika. Sa memorya ng kanyang asawa, pinangalanan niya ang sanggol na babae na Jupiter. Lumaki, si Jupiter ay sinabihan ng kanyang tiyahin na siya ay nakatakdang makamit ang kadakilaan, makahanap ng isang taong magmamahal sa kanya. Ngunit sa sandaling siya ay naging isang may sapat na gulang, nalaman ni Jupiter na napakahirap ng buhay para sa isang pamilyang imigrante. Ang tanging trabaho na mahahanap nila ay paglilinis at pagpapanatili ng mga bahay ng mayayamang tao na lubos na kinasusuklaman ni Jupiter. Sa oras na ito, sa isang inabandunang planeta, tatlong magkakapatid mula sa makapangyarihang dinastyang Abrasax na nagngangalang Balem, Kalike, at Titus ay nag-uusap tungkol sa kamakailang pag-aani mula sa Earth. Lumalabas na ginagawa nilang potion ng kabataan ang mga tao para sa kanilang paggamit. Kamakailan lamang ay namatay ang kanilang ina, at iniwan ang bawat isa sa kanila ng ilang mga planeta upang manahin. Sa kanilang tatlo, si Balem, ang panganay na kapatid, ang nabigyan ng pagmamay-ari ng Earth. Si Titus, ang bunso, ay gustong isuko ni Balem ang Earth dahil interesado siya sa partikular na planetang ito. Gayunpaman, hindi tumugon si Balem at tahimik na umalis. Palihim na, ang magkapatid ay gumagawa na ng hakbang laban sa isa't isa sa paghahanap ng isang babae na sinasabing reincarnation ng kanilang ina. Dahil sa pagkakaroon ng babaeng ito, na lumalabas na si Jupiter, ni isa sa kanila, ay walang ganap na pagmamay-ari ng Earth dahil ang planeta ay pag-aari niya bilang default. Ang kanilang layunin ay patayin siya o kumbinsihin siyang bitawan ang Earth. Dahil dito, kumuha si Titus ng isang maalamat na mga ngaso na nagngangalang Kane para hanapin ang babaeng ito. Isang gabi, nang si Kane ay naglalakad sa madilim na kalye ng Chicago para hanapin siya, nakita siya ng tatlong bounty hunters na nagtatrabaho para kay Balem. Kapag siya ay pumasok sa isang gusali upang humingi ng karagdagang impormasyon, ang tatlong mga ngaso ay naghanda ng isang pagtambang para sa kanya sa labas. Pagkatapos niyang makuha ang impormasyong kailangan niya, naramdaman ni Kane ang pananambang, kaya inihanda na niya ang kanyang sandata at kalasag. Isang maikling labanan ang naganap sa eskinita sa pagitan nila. Pero walang kalaban-laban sa kanya ang tatlo, kaya mabilis na tumakbo palayo si Kane. Samantala, kababalik lang ni Balem sa kanyang dumain sa ibang planeta, na nakatago sa loob ng isang malaking pulang bagyo. Pagdating doon, agad siyang ipinaalam ng kanyang assistant na nagngangalang M.R. White tungkol sa kinaroroonan ni Jupiter. Pagkatuto nito, inutusan ni Balem na mabilis na tapusin siya para sa wakas ay maaari na niya ang Earth nang walang sinumang humahamon sa kanyang claim. Bumalik sa Earth, si Jupiter ay naghahanap ng damit para sa kanyang kaibigan, ngunit nakarinig siya ng sigaw mula sa kabilang silid. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang grupo ng manipis na kulay abong dayuhan na nagkukumpulan sa lumulutang na katawan ng kanyang kaibigan. Nataranta tuloy sila dahil mukhang hindi ang babaeng ito ang hinahanap nila. Habang nangyayari ito, kumukuha ng larawan si Jupiter, ngunit biglang nagring ang kanyang telepono. Dahil dito, binitawan ng mga kulay abong alien ang kanyang kaibigan at pinunasan ang kanilang alaala bago umalis. Maya-maya ay nagising ang dalawang magkaibigan nang hindi naalala ang mga dayuhan. Kinagabihan, kumain si Jupiter kasama si Alexa, ang kanyang tiyahin, at ang kanyang pinsan, si Vasily, na nag-aatas ng trabaho para sa kanilang lahat. Humingi siya ng pera kay Vasily para mabili ang teleskopyo na matagal na niyang gusto. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Vasily na maging matalino at sa halip ay isave ang kanyang pera. Dahil walang pagpipilian, bumaling siya sa isa pang pinsan na si Blady. Napalihim na nag-aalok sa kanya na ibenta ang kanyang mga egg cell para kumita ng pera. Kinabukasan, pumunta si Jupiter sa fertility clinic para isagawa ang planong ito. Habang kinakabahang naghihintay para sa operasyon, napansin niya ang larawan ng mga dayuhan na nasa kanyang telepono. Ngunit hindi niya maalala ang pagkuha ng larawang ito na ikinalilito niya. Bago niya ito mapangangatwiran, tinawag ng nurse ang kanyang pangalan para sa operasyon upang alisin ang kanyang mga egg cell. Gayunpaman, lumalabas na ang mga doktor at nurse ay talagang mga alien in disguise sa ilalim ng utos ni Balem. Matapos itugma ang gen ni Jupiter, kinumpirma ng mga dayuhan ang kanyang pagkakakilanlan at magpatuloy upang itali siya at subukang patayin siya. Ngunit ang pagtatangkang ito ay nahadlangan ng biglaang pagdating ni Kane.
na agad na natalo ng isa-isa ang manipis na kulay abong dayuhan. Pagkatapos ay iniligtas niya si Jupiter, na nawalan ng malay. Pagkatapos, nagising si Jupiter mula sa 12 oras na pagkakatulog. Dahil hindi pa rin pamilyar sa kanya si Kane, mabilis niyang kinuha ang baril malapit sa kanyang kama, at itinutok ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Kane na siya ay hinahabol dahil sa gene na mayroon siya. Inihayag niya na siya ay isang kalahating tao, kalahating lobo, na nagmula sa ibang planeta. Upang patunayan ito, ipinakita niya sa kanya ang iba't ibang mga pagsulong sa teknolohiya na mayroon siya tulad ng isang portal, at isang pares ng lumilipad na bota. Pagkatapos nito, plano ni Kane na kunin si Jupiter upang umalis sa Earth sa pamamagitan ng pag-akyat patungo sa isang hindi nakikitang sasakyang pangkalawakan, ngunit natigil ito nang bigla ang pagdating ng mga barko ng kaaway na ipinadala ni Balem. Agad na winasak ng mga puwersa ni Balem ang sasakyang pangkalawakan na sinasakyan ni na Jupiter at Kane. Dahilan para matumba ang dalawa. Nahuli siya ni Kane at naglunsad ng matagumpay na pag-atake laban sa mga kaaway gamit ang isang sasakyang pangkalawakan ng kaaway na ninakaw niya. Matapos halos hindi makaligtas sa pagsalakay ng kaaway, nagpa siya sina Kane at Jupiter na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng kotse. Habang siya ay nagmamaneho, ipinaliwanag niya sa kanya na ang isang salungatan ay nangyayari sa loob ng pamilya Abrasax, at siya ang kanilang pangunahing target. Samantala, sa loob ng domain ni Balem, gumagamit si Balem ng isang holographic na imahe upang i-rewind ang nangyari sa loob ng klinika, at nakitang si Jupiter ay kinuha ni Kane. Pagkatapos, binalaan niya ang kanyang general ng butiki na papanagutin niya ito kapag nabigo silang makuha muli si Jupiter. Bumalik sa Earth, nakita ni Jupiter na dumudugo si Kane mula sa kanyang tagiliran. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng sanitary napkin upang gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nagmaneho sila sa isang bahay na puno ng mga bubuyog upang hanapin ang matandang kaibigan ni Kane na nagngangalang Stinger, na isang dating pulis sa kalawakan. Pagkatapos niyang kumatok sa pinto, agad siyang inatake ni Stinger bilang isang uri ng pagtanggap na humahantong sa isang panig na labanan na pabor kay Stinger. Gayunpaman, ang kanilang laban ay biglang natapos nang ang lahat ng mga bubuyog ay biglang sumunod sa mga kamay ni Jupiter. Na nag-udyok kay Stinger na yumuko at tawagin siya bilang iyong kamahalan. Sa loob ng bahay ni Stinger, agad na gumaling ang sugat ni Kane nang mag-spray si Stinger ng magic liquid sa ibabaw nito. Pagkatapos ay nakita ni Jupiter ang dalawang peklat sa likod niya, at sinabi ni Stinger sa kanya na si Kane ay may mga pakpak ng militar, ngunit sila ay pinutol dahil sa pag-atake sa mga miyembro ng royalty. Dahil si Stinger ang kanyang commanding officer, pareho silang tinanggal sa serbisyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Stinger kung paano niya nalaman na siya ay royalty, at sumagot siya na makikilala ng mga bubuyog kung ang isang tao ay may royal blood. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Stinger sa dalawa ang tungkol sa pagbara ni Balem sa Earth na nangangahulugan na walang sasakyang pangkalawakan ang maaaring pumasok o umalis. Gayunpaman, kukunin sila ng Space Police bukas. Nagtataka si Jupiter tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan, at sinabi sa kanya ni Stinger na ang mga tao ay talagang mga dayuhan na dinala sa Earth para sa layuning maani sa lalong madaling panahon. Bago siya makapagtanong pa tungkol sa ani na binanggit ni Stinger, ibinalita ni Kane ang pagdating ng ilang mga kaaway sa labas ng bahay, kabilang ang 3 mga ngaso ng bounty mula kanina. Pagkatapos ay dinala siya ni Stinger, habang si Kane ay nananatili sa likuran upang bigyan sila ng oras upang makatakas. Ngunit sa kabila nito, sina Stinger at Jupiter ay inaatak pa rin ng mga dayuhan. Bumaba si Stinger mula sa isang shockwave na dulot ng isa sa mga bounty hunters. Si Jupiter ang dapat na susunod na atake, ngunit siya ay nailigtas ng kuyog ng mga bubuyog. Pagkatapos ay tumakbo siya sa cornfield habang hinahabol ng mga alien. Doon, nakatagpo siya ng isang bounty hunter na agad siyang pinasabog ng shockwave, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang malapit nang mapatay si Jupiter, 2 bounty hunters ang biglang nagtaksil at agad na patayin ang iba pang mga ngaso. Habang dinadala ng mga traitor si Jupiter sa kanilang sasakyang pangkalawakan, naabutan ni Kane ang barko nang hindi natukoy. Ang spaceship pagkatapos ay pumunta sa isang planeta na pag-aari ni Kalike, ang gitnang bata sa Abrasax magkapatid. Bago siya makita, lumipat si Kane sa isang bubong upang pagmasdan kung ano ang nangyayari mula sa malayo. Nabatid na ang 2 bounty hunters ay lihim na nagtatrabaho para kay Kalike. Nang gabing iyon, nagising si Jupiter at nakitang may suit siya isang bagong eleganteng damit sa isang hindi pamilyar na bahay. Pagkatapos ay binati siya ni Kalike at ipinaalam sa kanya na siya ay talagang isang reinkarnasyon ng ina ng Abrasax. Ipinaliwanag niya na ang gene na nakuha mula sa mga tao ay mahalaga sa kanila dahil ito ay nagpapahaba ng kanilang buhay. Pagkatapos ay dinala ni Kalike si Jupiter sa isang pool sa isang lugar sa kastilyo kung saan ipinakita niya na sa pamamagitan ng paglubog sa isang pool na puno ng mga gene, maaari siyang makakuha ng mas mahabang buhay. Pagkatapos ng demonstrasyon na ito, sinabi sa kanya ng muling nabuhay na Kalike na dapat niyang angkinin ang titulo dahil karapatan niya iyon bilang muling pagkakatawang tao ng ina ng Abrasax.
Samantala, sinubukan ni Cain na palihim na magmaniobra sa kastilyo upang hanapin si Jupiter, ngunit hindi nagtagal ay nakita siya ng kalaban, kaya lumaban siya sa kanila. Maya-maya ay dumating siya sa kinaroroonan ng dalawang babae, at agad na tinutok ng baril ang ulo ni Kalik. Nang makita ito, hindi nagpanik si Kalike at sinabi sa kanila na wala man lang siyang interes sa kapangyarihan. Bukod dito, nakipag-ugnayan na siya sa Space Police para i-escort si Jupiter. Hindi nagtagal, sina Jupiter at Cain ay tinanggap ng mga tauhan ng barko ng Space Police. Isa na rito ang Stinger na nakaligtas sa naunang pag-atake. Samantala, sa sakop ni Balem, pinatay ni Balem ang kanyang general dahil sa isa pang kabiguan sa ilalim ng kanyang utos. Pinalitan siya ng isang katulad na general ng butiki na pinangalan ng Greghan upang makuha si Jupiter. Bumalik sa barko ng Space Police, tinangka ni Jupiter na halikan si Cain, ngunit tumugon siya sa pagsasabing hindi sila para sa isa't isa. Dumating sila sa ibang pagkakataon sa isang planeta upang iproseso ang titulo ni Jupiter bilang opisyal na royalty sa tulong ng isang android na pinangalan ng Bob. Gayunpaman, agad nilang nakitang nakakapagod ang proseso ng burokrasya dahil sa maraming pangangailangan at teknikalidad nito. Nang maglaon, napilitan si Bob na suhulan ang isang opisyal upang tuluyang mailipat ang proseso. Dahil dito, nakakuha si Jupiter ng selyo sa kanyang pulso na opisyal na nagpapakilala sa kanya bilang royalty. Binigyan din siya ng isang handbook na naglalaman ng code at pag-uugali ng isang maharlikang tao. Ngunit pagkatapos ng proseso, lumitaw si Stinger nang wala saan at ipinagkanulo sila. Lumalabas na nakipag-ugnayan si Stinger kay Titus, na humantong sina Jupiter at Cain na ilipat sa barko ni Titus. Gayunpaman, pagdating niya doon, hinihiling niyang umuwi kaagad. Pinagbigyan ni Titus ang kanyang kahilingan na bumalik sa bahay, ngunit sa kondisyon na maghapunan muna kasama niya, na tinanggap niya. Lingid sa kanyang kaalaman, si Cain ay ikinulong ng mga sundalo ni Titus. Sa hapunan, agad na tinanong ni Jupiter ang kinaroroonan ni Cain. Tumugon si Titus na dahil ipinagkanulo siya ni Cain, sa pamamagitan ng pagtanggi na ipadala sa kanya si Jupiter, agad siyang ibabalik sa kanyang pinanggalingan. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang isang silid na puno ng mga potion ng kabataan. Ipinahayag sa kanya ni Titus na ang mga potion na ito ay ginawa mula sa mga tao, at ang Earth, tulad ng ibang mga planeta, ay kanilang mga sakahan. Si Jupiter ay hindi makapaniwala. Sinabi sa kanya ni Titus na ang kanyang ina ay nakaramdam ng pagkakasala tungkol dito sa pagtatapos ng kanyang buhay, at na siya ay pinatay nang sinubukan niyang ihinto ang gayong kakilakilabot na negosyo. Gusto ni Titus na ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ina na ihinto ang paggawa ng mga youth potion. Dito ipinapanukala ni Titus na pakasalan si Jupiter upang siya ay maging tagapagmana nito, sa gayon ay matiyak ang buhay sa mga planeta na pag-aari niya. Ang biglaang panukalang ito ay nagulat kay Jupiter, at humingi siya ng ilang oras upang pag-isipan ito. Pagkatapos nito, iniutos ni Titus ang pagpatay kay Cain, sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa kalawakan nang hindi ipinaalam kay Jupiter ang tungkol dito. Bago niya itapon si Cain sa kanyang spaceship, ipinahayag sa kanya ni Titus na plano niyang patayin si Jupiter. Pagkatapos ay sinipa ni Cain ang isang bagay sa dingding bago siya itinapon palabas, na naging sanhi ng ilang mga labi na lumabas kasama niya. Sa kabutihang palad, ang mga debris na ito ay naging mga pakete ng emergency protective gear, na tumutulong sa kanya na makatakas sa kamatayan. Gayunpaman, ang spaceship ni Titus ay nag-teleport palayo, na iwan siyang mag-isa sa kalawakan ng kalawakan, lumulutang na may ilang minuto na lang na hangin. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas sa kalaunan ng pulisya ng kalawakan nang malapit na siyang mawala ng malay dahil sa pagkawala ng hangin. Samantala, sa Earth, nalaman lang ng pamilya ni Jupiter ang tungkol sa ginawa ni Blady kay Jupiter, na mabilis na pinarusahan siya ni Vasily dahil sa pagtrato sa kanyang pinsan na parang manok. Biglang sumulpot si Greghan at ang kanyang mga tauhan sa dining room ng kanilang bahay para kidnapin sila. Sa barkong patungo sa Earth, nagdadalawang isip si Jupiter tungkol sa panukalang kasal. Pagkatapos ay hiningi niya si Cain, ngunit nagsinungaling si Titus na umalis si Cain. Binigyan niya ito ng isang bagay na magpapatawad kina Cain at Stinger upang magtiwala ito sa kanya. Dahil dito, sa wakas ay tinanggap ni Jupiter ang kasal, tulad ng plano ni Titus. Samantala, si Cain ay humingi ng tulong kay Stinger kahit na siya ay isang taksil. At si Stinger ay umamin na siya ay nagtaksil lamang sa kanya dahil sa sakit ng kanyang anak. Dahil dito, itinakda ng dalawang dating militar ang kanilang mga layunin na iligtas si Jupiter habang isinasagawa ang kanyang kasal. Hinihiling ng mga pulis sa kalawakan na payagan silang makasakay sa barko ni Titus, ngunit inutusan ni Titus ang kanyang mga sundalo na pigilan sila sa anumang paraan. Ito ay humantong sa isang labanan sa kalawakan kung saan itinalaga ng Space Police sina Cain at Stinger upang labanan ang buong fleet ni Titus. Habang nagpapatuloy ang labanang ito, magkasabay na nagpapalitan sina Titus at Jupiter ng kanilang mga panata, bagamat nag-aalangan siyang gawin ito. Upang masila ang kasal, isang simbolikong singsing ang dapat na nakaprint sa singsing na daliri ng bawat tao. Dahil tapos na si Titus dito, turn niya na ngayon na ipaprint ang singsing.
Ngunit pagkatapos, nagambala siya ng isang tunog na nagmumula sa labas, na nag-udyok kay Titus na ipasok ang kanyang kamay sa makinang pang-imprenta. Bago ganap na maiprint ang Sing Sing, bumagsak si Kane sa silid at agad na tinutukan ng baril ang ulo ni Titus. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Jupiter na si Titus ay nagbabalak na patayin siya pagkatapos mabuklod ang kasal. Sa kabila ng ginawa ni Titus sa kanya, nagpasya si Jupiter na patawarin siya at umalis sa barko para umuwi. Bumalik sa barko ng Space Police, binigay ni Jupiter kay Kane ang bagay para sa pagpapatawad niya at ni Stinger. Ngunit pagkatapos makabalik sa Earth, nalaman niya na ang kanyang pamilya ay inagaw ng mga sundalo ni Balem. Sa halip ay binati siya nina MR White at Greg Hand, na nagmumungkahi na dapat siyang sumama sa kanila para sa kanyang pagbibitiw sa kanyang maharlikang titulo. Sa kabila ng panganib, pumayag siyang sumama sa kanila. Sa makatuwid, silang tatlo ay tumungo sa dumain ni Balem, habang tinutulungan sila ng Space Police. Gayunpaman, nilinlang ng mga sundalo ni Balem ang Space Police sa pamamagitan ng pagsara kaagad ng gate sa dumain bago sila makapasok. Dahil ang dominion ni Balem ay nasa loob ng isang malaking bagyo, halos patayin nito ang Space Police ngunit nagawa nilang makaalis sa bagyo. Dahil dito, nagpasya si Kane na pumunta sa domain ng mag-isa upang iligtas si Jupiter. Sa kabilang panig, sinabi ni Balem kay Jupiter na dapat niyang itakwil ang titulo o kung hindi ay papatayin ang kanyang pamilya. Nang makitang kailangan niya ng higit na kapanipaniwala, hinayaan ni Balem na makita niya ang kanyang ina na muntik ng mapatay. Napinilit siyang tanggapin ang pagbibitiw. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alinlangan tungkol sa pagpapatuloy ng proseso dahil malapit nang anihin ni Balem ang Earth. Dahil dito, tumanggi siyang isuko ang pagbibitiw na ikinagalit ni Balem. Naputol ito nang bigla ang pagpasok ni MR White na nagpaalam sa kanya ng pagpasok ni Kane. Nang makita si Kane, sinira ni Jupiter ang makina na inilaan para sa pagbibitiw, kaya gusto siyang sakal ni Balem. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ni Kane na kumuha sa kanya mula sa ibaba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang portal. Pagkatapos ay pinangangalagaan niya siya mula sa mga kaaway. Sa init ng sandali, hinahalikan siya ni Jupiter para sa swerte. Pagkatapos ay inatake niya ang mga sundalo ni Balem, habang inilalayo ni Jupiter ang kanyang pamilya mula sa pinsala. Ngunit hindi nila alam na nagtatago si Balem sa kanila, at nagpasya siyang patayin si Jupiter gamit ang kanyang sariling mga kamay. Agad niyang inatake ang nagambalang Jupiter, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril sa kanyang mga binti. Dahil sa pagpasok ni Kane kanina, unti-unting nasisira ang domain na nagbibigay ng pagkakataon sa Space Police na makapasok. Ang pagkasira ng domain ay nagdulot ng pagbagsak ng mga labi sa lupa na nagbukas ng isang butas kung saan nahulog sina Jupiter at Balem. Pagkatapos ay nakakapit sila sa ilang mga rehas. Sa kagustuhang iwasan si Balem, iniwan siya ni Jupiter upang maghanap ng paraan upang makatakas. Samantala, si Kane ay may matinding pakikipaglaban sa halimaw na si Greg Hand. Pagkatapos makipaglaban sa iba't ibang lugar, si Kane ay lumabas bilang ang nanalo, kaya nailigtas ang pamilya ni Jupiter. Sa kabila ng paglayo na sa kanya, kalaunan ay nakita muli ni Jupiter si Balem, na umatake sa kanya gamit ang isang metal na pamalo. Siya ay agad na nakakuha ng itaas na kamay, ngunit hindi pa rin niya ito pinatay. Sa halip, si Balem ay nahulog sa kanyang kapahamakan, habang ang lahat ay nagsisimulang ganap na gumuho. Nagawa nilang maabutan ang barko ng Space Police, habang dumadaan ito sa isang portal pabalik sa Earth. Pagkatapos, bumalik si Jupiter sa kanyang dating buhay sa Earth, ngunit masaya siya dito. Habang buo ang kanyang mga alaala, ang mga alaala ng kanyang pamilya ay siyempre nabubura. Sa bandang huli, masaya niyang natanggap ang teleskopyo na lagi niyang gustong makuha mula sa kanyang pinsan. Pagkatapos ay ibinalita niya sa kanyang pamilya na mayroon siyang kadate. Ang kanyang kadate ay walang iba kundi si Kane na naibalik muli sa militar sa kalawakan dahil sa kanyang napakahalagang serbisyo, kaya nabawi ang kanyang mga pakpak ng militar. Ang pelikula ay nagtatapos sa kanilang dalawa na nagbabahagi ng isang mapusok na halik bago lumipad ng magkasama.